Kamusta? Katulad din ba kita na hirap at pagod na? Gigising sa umaga, lalaban para mabuhay, uuwi, matutulog sa gabi, kaliwat kanan yung problema. Halos lahat ng bigat sa mundo sinalo ko na. Ay. Ako pala si Yago. Ikaw, anong pangalan mo? Mahirap kumita ng pera, kaya kahit anong racket, pinapasok ko. Kuya, pasensya na. Yan lang po yung kinita ng racket natin eh. Ganun ba? Okay lang, salamat. Sa susunod, kapag may alam ko pang racket, sabihan mo ako ah. Panibagong umaga na naman. Handa na akong kumayod para maitawid itong araw na ito. Pero dingit sa kaalaman ko na ito pala ang araw na babago sa buhay ko. Nag-cross ang landas namin ni Yumi, isang batang babae na nag-aabot ng Biblia sa bawat tao na dumadaan. Ilang beses niya akong sinubukang lapitan, pero ilang beses ko rin siyang tinatanggihan. Bakit ayokong tanggapin yung binibigay niya? Kasi akala ko di ko kailangan. Di ko siya kailangan. Hanggang sa... Dito ka na naman? Hindi ka ba pumapasok? Uy, yung ba ang naririnig? Total, hindi mo naman ako naririnig. Sa'yo ko na lang sasabihin lahat ang reklamo ko sa mundo. Pagod na ako. Isang bagsakan, oh. Isang bagsakan. Binigay na sa akin lahat ng problema ng mundo. Ang galing, di ba? Nakakapagod ng lumaban. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko eh. Hindi ko na rin alam kung paano ba tumakas sa ganitong sitwasyon. Puti ka pa, okay ka lang. Teka. Bakit okay ka lang? Masaya ka ba sa buhay mo? Paano ka naging masaya? Uy, sumagot ka! Yes. Sino nga pala ako? Tinanggap ko na. Hindi ko alam kung bakit. Basta ang alam ko, hinayaan ko siyang pumasok sa puso ko noong mga oras na yon. Akala ko katapusan ko na. Akala ko hanggang dito na lang. Pero niligtas ako ni Lord. Hindi niya ako pinabayaan. Ikaw ba? Kapag nilapitan ka niya at kumatok siya sa puso mo, anong tugon mo? Tinatawag ka niya. Nilalapitan. Kumakatok at naghihintay na papasukin mo siya sa buhay mo. Tanggapin mo siya at sinisigurado ko na yun ang pinakamagandang desisyon na magagawa mo.